kay Estela Zihandelar. Salin ni Ruth Elenia Isma Banglo. Mula sa mga liham ng isang prinsesang Japanese Japara. Mayo 25, 1870. Ibig na ibig kong makakilala ng isang babaeng moderno. Iyong babaeng malaya, nakapagmamalakit, nakaakit ng aking loob. Iyong masaya, may tiwala sa sarili, masiglat, maagap, na hinaharap ang buhay. Puno ng tuwa at sigasig, pinagsisikapan hindi lamang ang sariling kapakanan, at kundi maging ang kabutihan ng buong sangkatauhan. Buong kasabikan kong sinalubong ang pagdating ng bagong panahon. Totoong sa puso't isip ko'y hindi ako nabibilang sa daigdig ng mga Indian, kundi sa piling ng aking mga puting kapatid na babae na tumatanaw sa malayong kanluran. Kung pahihintulutan lamang ng mga batas ng aking bayan, wala akong ibig gawin kundi ang ipagkaloob ang sarili sa mga nagtatrabaho at nagsisikap na bagong kababaihan ng Europe. Subalit nakatali ako sa mga lumang tradisyong hindi maaring subayin. Balang araw, maaring lumuwag ang tali at kami pakawalan. Ngunit lubhang malayo pa ang panahong iyon. Alam ko, maaring dumating iyon, ngunit baka pagkatapos pa ng 3 o 4 na henerasyon. Alam mo ba kung paano mahalin ang bago at batang panahong ito ng buong puso't kaluluwa kahit nakatali sa lahat ng batas, kaugalian at kumbensyon ng sariling bayan? Tuwirang sumasalungat sa kanlurang hinahangad ko para sa aking mga kababayan ang lahat ng mga institusyon namin. Wala akong iniisip gabit araw kundi ang makagawa ng paraang malabanan ang mga lumang tradisyon namin. Alam kong para sa aking sarili, magagawa kong iwasan o putulin ang mga ito. Kaya lamang, ay may mga buklod na matibay pa sa alinmang lumang tradisyon na pumipigil sa akin. At ito ang pagmamahal na inuukol ko sa mga pinagkakautangan ko ng buhay. Mga taong nararapat kong pasalamatan sa lahat ng bagay. May karapatan ba akong wasakin ang puso ng mga taong walang naibigay sa akin kundi pagmamahal at kabutihan? Mga taong nag-alaga sa akin ng buong pagsuyo. Ngunit hindi lamang tinig nito ang umabot sa akin. Ang malayo, marikit at bagong silang na Europe. Kahit noong musmus pa ako'y may pang-akit na sa aking pandinig ang salitang emansipasyon. May isang naiibang kabuluhan ito. Isang kahulugang hindi maabot ng aking pangunawa. Gumigising ito para hangarin ang pagsasarili at kalayaan. Isang paghahangad na makatayong mag-isa. Ang puso ko'y sinusugatan ng mga kondisyong nakapaligid sa akin at sa iba. Buong lungkot na pinag-aalab ang mithiin kong magising ang aking bayan. Patuloy na lumapit ang mga tinig na galing sa malayong lupain. Umaabot sa akin at sa kasiyahan ng ilang nagmamahal sa akin at sa kalungkutan ng iba. Dala nito ang binhing sumupling sa aking puso, nagugat, sumibol hanggang sa lumakas at sumigla. Ngayon kailangan sabihin ko ang ilang bagay ukol sa sarili upang magkakilala tayo. Panganay ako sa 3 babaeng anak ng Regent ng Japara.
Ako'y may 6 na kapatid na lalaki at babae. Ang lolo ko'y si Pangiran Aryo Chondronegoro ng DIMAC ay isang kilalang leader ng kilusang progresibo noong kapanahonan niya. Siya rin ang kauna-unang regent ng Gitnang Java na nagbukas ng pinto para sa mga panauhin mula sa ibayong dagat. Ang sibilisasyong kanluran. Lahat ng mga anak niya ay may edukasyong European at halos lahat ng iyon na ang iilan ay patay na ngayon ay umiibig o umibig sa kanlurang Minana sa kanilang ama. At nagdulot naman ito sa mga anak nila ng uri ng pagmamalaking nagisnan nila mismo. Karamihan sa mga pinsan ko at nakatandang kapatid na lalaki ay nag-aaral sa Hungary Burger School, ang pinakamataas na institusyon ng karunungang matatagpuan dito sa India. Ang bunso sa 3 nakatandang kapatid kong lalaki, 3 taon na ngayong nag-aaral sa Netherlands at naglilingkod din naman doon bilang sundalo ang 2 pa. Samantala, kaming mga babae, bahagya ng magkaroon ng pagkakataong makapag-aral dahil na rin sa kahigpitan ng aming lumang tradisyon at kumbensyon. Labag sa aming mga kaugaliang pag-aralin ang mga babae, lalo't kailangang lumabas ng bahay araw-araw para pumasok sa eskwela. Ipinagbabawal ng aming kaugalian na lumabas man lamang ng bahay ang mga babae. Hindi kami pinayagang pumunta saan man, liban lamang kung sa paaralan at ang tanging lugar na pagtuturong maipagmalaki ng syudad namin sa nabukas sa mga babae ay ang libreng grammar school ng mga European. Nang tumuntong ako ng 12 taong gulang, ako ay tinali sa bahay. Kinakailangang ikahon ako, ikinulong ako at ipinagbawalang makipag-ugnayan sa mundong nasa labas ng bahay. Ang mundong hindi ko na makikita. Marahil liban kung kasama ko na ang mapapangasawang estranghero. Isang di kilalang lalaking pinili ng mga magulang ko. Ang lalaking ipinagkasundo sa akin nang di ko namamalayan. Noong bandang huli, nalaman kong tinangka ng mga kaibigan kong European na mabago ang pasyang ito ng mga magulang ko para sa akin. Isang musmus pa na nagmamahal sa buhay, subalit wala silang nagawa. Hindi nahikayat ang mga magulang ko. Nakulong ako ng tuluyan. 4 na mahabang taon ang itinagal ko sa pagitan ng makapal na pader. At hindi ko nasisilayan minsan man ang mundong nasa labas. Hindi ko alam kung paano ko pinalipas ang mga oras. Ang tanging kaligayahang naiwan sa akin, pagbabasa ng mga librong Dutch at ang pakipagsulatan sa mga kaibigang Dutch na hindi naman ipinagbawal. Ito lamang ang mga nag-iisang liwanag na nagpakulay sa hungkag at kainip-inip na panahong iyon. Na kung inalis pa sa akin ay lalo nang naging kaawa-awa ang kalagayan ko. Lalo sigurong nawala ng kabuluhan ang buhay ko't kaluluwa. Subalit dumating ang kaibigan ko tagapagligtas, ang diwa ng panahon. Umalingaw-ngaw sa lahat ng dako ang mga yabag niya. Nayanig sa paglapit niya ang palalot matatag na balangkas ng mga lumang tradisyon. Nabuksan ang mga pintong mahigpit na nakasara. Kusa ang iba na may pilit at bahagya lamang, ngunit bumukas pa rin at pinasok ang mga di inaanyayahang panauhin. Sa wakas, nakita kong muli ang mundo sa labas ng ako'y 16 na taon. Salamat sa Diyos. Malalabasan ko ang aking kulungan ng malaya at hindi nakatali sa isang kung sinong bridegroom. At mabilis pang sumunod ang mga pangyayari.
Nagpabalik sa aming mga babae ang mga nawala naming kalayaan. Nang sumunod na taon, sa oras ng pagtatalaga sa puder ng bata pang prinsesa bilang Reina Wilhelmina ng Netherlands, opisyal na inihandog sa amin ng mga magulang namin ang aming kalayaan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa aming buhay, pinayagan kaming umalis sa bayan namin at pumunta sa syudad na pinagdarausan ng pagdiriwang para sa okasyong iyon. Anong dakila ng tagumpay iyon? Ang maipakita ng mga kabataang babae tulad namin ang sarili sa labas na imposibleng mangyari noon. Nasindak ang mundo. Naging usap-usapan ang krimeng iyon na dito'y wala pang nakakagawa. Nagsaya ang aming mga kaibigang European at para naman sa amin, walang renang yayaman pa sa amin. Subalit hindi pa ako nasisiyahan. Lagi, ibig kong makarating sa malayo, mas malayo. Wala akong hangaring makipamista o malibang. Hindi iyon ang dahilan ng paghangad kong makaroon ng kalayaan. Ibig kong malaya upang makatayo na mag-isa, mag-aral, hindi para mapailalim sa sino man, at higit sa lahat, hindi para pag-asawahin ng sapilitan. Ngunit dapat tayong mag-asawa. Dapat. Ang hindi pag-aasawa ang pinakamalaking kasalanang magagawa ng isang babaeng Muslim. Ito ay ang pinakamalaking maipagkaloob ng isang katutubong babae sa kanyang pamilya. At ang pag-aasawa para sa amin, mababaw pa ngang ekspresyon at sabihing miserable. At paano nga ba hindi magkakaganon? Kung tela ginawa lamang para sa lalaki ang mga batas, kung pabor para sa lalaki at hindi para sa babae ang batas at konbensyon, kung ang lahat ng kaluwagay para sa kanya lang.